maging mapagpasensya tayo, lalong-lalo na sa panahong ito na talagang nasa malaking pagsubok ang ating bansa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Paglingkuran natin ang ating bansa sa iba't ibang mga kakayahan, hindi lamang ang mga opisyal ang mayroong pananagutan. Kit kuho kayo iboboto bilang senador? Kasi kailangan nating ipagpatuloy ang buhay. Kailangan nating magbigay ng magandang halimbawa. Ano ba talagang gawain ng isang senador? Kanyang ginawa para linisin ang ating lipunan, yung kanyang war on drugs at ang kanyang pagbibilit na bigyan ng kapayapaan ng ating bansa sa pamagitan ng pagsansala sa mga lumalaban sa Estado. Ito'y napakalaking mga responsibilidad na dapat na ituloy. Kung inaakala ng Pangulo na ito'y dapat nating ituloy, kailangan makapagluklok tayo ng mga tao na naniniwala na kailangan itaguyod. Kailangan ituloy yung mga bagay na yon. Yung itinanim ng Pangulo, huwag nating pababayaan na ito'y mawala ng steam at mapabayaan lang. Din ito, ito ang actually, sa totoo lang, number one ko ito pagdating sa Senado. Kasi una-una, talaga naman hong marami po ang nagawa ito ng tao na ito nung nasa kamera. Magandang araw po, Senator Marcoleta. Magandang araw po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Byron, at lalong-lalo na sa mga million-million mong mga followers. Ayan. Simulan na natin ang mainit na usapin, Sen. Marami po kayo nagawa, sumikat po kayo sa kamera. Talagang masasabi natin yung kontribusyon nyo doon napakatindi. Bakit pa po kayo nag-ambisyon mag-senador? Kasi naman si Pangulong Duterte ang nagikayat talaga sa akin, Byron, na samahan ng mga pinipili niyang mga iba pang mga senador para sa ganun ay maituloy yung kanyang nailatag at maaaring ma-improve pa natin. So personal po kayo sinabihan ni Pangulong Duterte at sinabi niya tumakbo ka. Meron po ba siyang dahilan kung bakit? At nasabi niya sa inyo ito? Doon pa lamang doon sa pagtatapos ng kanyang panghuling sona, ay nabulungan niya na ako doon. Ang akala ko ay, alam mo naman ang Pangulo natin, kung minsan mapagbiro lang, hindi ba? Hindi ko masyadong sineryoso yun, Byron, pero sumunod ng mga ilang araw ay tinawagan niya akong personal sa bahay hanggang sa ako imbitahan nga sa Malacanang para makapag-usap kami tungkol sa kanyang minimiti na talagang sumama ako. Ang pagkakasabi pa nga niya sa akin, Byron, ay ganito eh. Alam mo, sir, sabi pa niya nanliliit nga ako, Byron, pagka tinatawag niya akong sir. Alam mo naman, Pangulo ng Republika tatawag sa'yo. Pagkatapos sasabihin niya sa'yo, sir. Alam mo, sir, sabi niya, kung ako makakapamili lang, ikaw talagang gusto ko eh na maging senador. Ganun niya, ganun ang pagkakasabi niya. Ako naman ay nagpasalamat sapagkat hindi pangkaraniwang tao ang nagbibigay sa'yo ng ganong klaseng pagtitiwala, Byron. Kayo ho ba, pag kayo naging senador, ano ba gagawin niyo doon? Ano ba ang gusto niyo mangyari? Kayo ho ba ay natutuwa sa nangyayari sa Senado ngayon o hindi? At anong gagawin ninyo doon? Yun, mabuti na lang. Ni-raise mo yan. Ang una kong binanggit sa'yo, hinikayat ako ni Pangulo. Pagkatapos niya akong mahinikayat, nakita kong isang mabuting pagkakataon yun sapagkat sa napakarami kong frustrations dito sa kamera, yung mga gusto kong gawin na mabilisan at maramihan siguro, hindi kakayanin sapagkat ang dynamics namin kasi talagang napapabagal sa dami namin na Byron. Ngayon, naisip ko, teka muna, baka naman pag nagkaroon tayo ng pagkakataon talaga kapag pinakinggan ko ang mukha ng Pangulo. Baka naman dito ay lalo nating mapabilis ang mga bagay-bagay na dapat nating gawin. Katulad ng mga nangyayari ngayon. Sinasayang lamang ng Senado ang napakaraming oras sa Byron para ilatag yung napakagandang mga panukalang batas. Sa dami ng nagawa namin, humangga lamang kami sa third reading. Pagdating sa kanila, hindi namin alam kung sisimulan nila, uupuan nila. Napakarami. Kung isa-isayin ko ito, baka matapos tayo sa loob ng ito sa tatlong linggo, Byron. Nabanggit ni Bongbong Marcos, medyo kung maayos, di bigyan uli ng franchise ang ABS-CBN kung maayos. Kayo ho ba bilang namuno doon sa pagdinig ng ABS-CBN sa kamera? Paboro ba kayo na bigyan uli sila ng franchise kung ayusin lang nila yon? Ba, hindi maliit na bagay yon. Yung pagsasaayos noon ay talagang katatampukan yun ng reforma. Unang
una dito ay yung mismong tamang buwis na dapat na ibigay nila sa pamahalan. Kwentado na yun at alam na natin yun. Yung pamamaraan kung paano itinago yun, alam na rin natin. Kinakailangan lahat ng ahensya na involved doon ay usigin lahat ang ginawa na violation ng ABS-CBN. Hindi ganun kasimple yun. Ngayon, kapag ka talagang ginawa nila ang lahat ng magagawa at nagreforma sila at makikita ang katapatan sa kanila, ang katapatan kasi, Byron, makikita mo eh, dun sa kanilang gagawin pagre-reforma. Makikita mo rin eh. Babayaran ba ninyo yung kaukulang buwis na itinago ninyo sa napakatagal na panahon? So, ang ibig sabihin siguro ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos, kung lahat ng ito'y pananagutan nila, ay palagay ko naman, ibigyan natin ang pagkakataon. Sino naman tayo na hindi magbigay ng pagkakataon samantalang nakita natin ang kaseryosohan ng kanilang pagre-reforma at paggalang sa batas at ang gagawin nilang commitment ay mula ngayon ay hindi na namin uulitin ang ginawa namin pagbabaliwala sa mga umiiral nating mga batas. Para ho malinaw kasi ayaw nung iba na parang na-disappoint sila ng konti na parang ang dating is pag nakipag-ayusan na sa gobyerno, okay na. Parang ganun eh. Pero sa inyo ho malinaw, kailangan pagbayaran yung mga pagkukulang. Kasama na rin ho dyan yung lupa. Tama po. Marami yun na Byron. Yun lamang kanilang mga manggagawa na hanggang ngayon na ipanalo na yung kaso hanggang sa Korte Suprema. Hindi pa malinaw kung tatanggapan silang pabalik o kaya babayaran lahat yung mga entitlement sa kanila na ipinataw at dinesisyonan ng Korte Suprema. Hanggang ngayon, nasa balag ng alanganin pa rin ang mga empleyado na kunwa ay kanilang niregard na kapamilya. Sa totoo lang, kapamilya nila pero hindi nila ibinigay yung katampatang karapatan nila sa ilalim ng batas ng paggawa, Byron. Paano lang po ito? Ito ang problema. Alam naman ho natin, itong ABS-CBN pagdating sa mga artista, sa social media, medyo malakas ho sila. Eh ngayon, sa totoo lang, isa ho kayo sa kinakampanya nilang huwag iboto. Hindi ho ba kayo natatakot dito? Nauunawaan naman natin yon na sapagkat ang buong akala nila, ginawa natin ito personal ang ating layunin. Mm-hmm. Alam naman ng taong bayan na ginawa lang natin ang ating tungkulin. Kinakailangan natin kasing palitawin kung ano yung ang batas na umiiral sa ating bansa. Isip-isipin mo naman, bibigyan ka namin ng prangkisa. Mm-hmm. Nakalagay naman sa pinirmahan mong prangkisa na ikaw ay free to air pagkatapos pagbabayarin mo ng kung ano-ano itong nanunood sa'yo. Pagkatapos nakalagay sa prangkisa mo, ikaw ay single channel ka lang. Pagkatapos i-convert mo yung program mo into multiple channel. Ito ba'y tama? At wala pang ang tuntunin tungkol sa pay-per-view. Magpapalabas ka na ng pay-per-view. Eh, labag na sa tuntunin ng NTC po. Ang totoo, Byron, ang isang prangkisa ay isang special privilege. Kahit di kayo walang pagkakasala, kapag sinabi ng Estado na, oh, Byron, total naman napagbigyan na kita sa matagal na panahon. Ta siguro, ibigay naman natin doon sa kaibigan mo para naman kahit papano eh. Makaranas din naman siya kung papano magsilbi sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng broadcasting. Wala kang magagawa doon kapag kayo nang gusto ng Estado, kahit wala ka pang kasalanan. Ito pa kaya na sari-saring paglabag ang ginawa mo pagkatapos sasabihin mo eh, sa susunod na kongreso, mag-a-apply kami. Ganun lang ba yun? Nagkalimutan na ba? Ngayon po, lipat naman ho tayo. Di ba, kayo gusto nyo hong maging senador. Tumatakbo ho kayo ngayon. Ano ho ba ang nakikita ninyo sa Senado na medyo mali? At saka sa tingin ninyo eh, may magagawa kayong pagbabago doon sa Senado? Marami akong maibibigay na example sa iyo. Halimbawa, itong ginagawa ng Blue Ribbon Committee sa ngayon, masyado silang nagtagal sa iisang issue na kung tutuusin, pwede namang ibang ahensya na ang gumanat sa tungkulin kung pag-uusapan ay pag-uusig kung sino yung nagkasala talaga. Palagay na nating meron silang nakalkal na pagkakasala o anomalya. Ayun naman ay talagang dapat pag-usigin. Pero sang-ayon na rin sa kanilang mga tuntunin, Byron, kapag sila'y nakakalkal o nakaalam ng mga paglabag habang sila'y nag-iimbestiga, ito'y kagyat na dapat na ibigay na sa mga prosecutorial offices natin sapagat yun ang kanilang kanilang talagang tungkulin, yun ang kanilang kakayahan. Hindi dapat sila ang mag-prosecute sapagat sasayangin mo ang panahon mo sa mga bagay na dapat ibang ahensya na yung gagawa. Bakit protracted ng masyado? Eh alam naman natin kasi naghahanap sila ng isang bagay. Nagbabaka sakali, makakita ng isang bagay na may kakapit sa administrasyon sapagat magagamit nila sa kanilang pamumulitika. Ito yung gawain ng isang senado na hindi talaga tungkulin. Speaking of batas, pag ho kayo naging senador, ano ho ang mga priority nyo na ipapasa? Unang-una, ang gagawin
gagawin natin sapagkat nakita ko napakarami nating magagandang batas. Ang problema lang, hindi ito na ipatutupad ng mahusay. Halimbawa sa agrikultura, ang ganda ng batas nating yung Agricultural and Fishery Modernization Act. Nakalagay dyan at sinasabi riyan na kailangan pagyamanin natin yung mga lupa na dedicated lamang sa pagtatanim natin. Tingnan mo nangyari ngayon, dahil sa kawalan ng proper implementation, aba, yung mga dedicated na lupa natin, may ginagawang subdivision, may ginagawang golf course at kung ano-ano pa, nawawalan ng pagtataniman na yung ating mga kababayan. Meron tayong batas na sinasabi riyan, 25% ng portfolio ng isang bangko, ilalaan mo para tulungan yung mga agri-agra beneficiaries. Tingnan mo kung tutuntunin mo, hindi 25% ang naibibigay ng mga bangko. Halos 4% lang ang ibinibigay. Pagkatapos yung EPIRA, ano yung EPIRA natin? Naglalayo ng EPIRA na magdulot tayo ng kuryente sa ating mga consumers. Ano, yung security, yung reliability ng kuryente at saka yung affordability. Tatlong mahalagang bagay ang layunin ng EPIRA. Una, security and reliability. Dapat hindi nagba-brownout. Sa tuwing nagba-brownout tayo, nagkakaroon ng outages, ito'y kasalanan, ito'y paglabag sa batas dahil yung layunin, reliable and secure supply of electricity. Pagkatapos yung affordability. Sa issue ho ng death penalty, ano ho ba ang inyong gusto dito? Ang issue sa issue ng death penalty, kasi ako personal kong paniniwala, ang death penalty ay hindi dapat nating ipatupad sapagkat hindi naman tayo nakasisigurong mabuti hanggang ang justice system natin ay napakaraming loopholes. Kung titingnan mo kasi, lalo na ako bilang isang abogado na nagkaroon ng mahabang trial practice, nakikita ko yung maraming loopholes sa ating justice system. Hindi lahat ng naparurusahan, Byron, ay may kasalanan. Hindi lahat na nagbibigyan ng pagpaparusa ay talagang dumaan sa talagang masugid at tamang pagpapatupad ng ating mga batas. Lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay capital punishment, hindi siya nagiging deterrent. Kasi nangyari na rin naman na nagkaroon tayo ng panahon na ipinataw natin ang capital punishment. Ngunit hindi rin naman tayo nagkaroon ng magandang record na dahil na ipatupad natin ang capital punishment ay nawala talaga ang krimen sa ating bansa. Ang pinakamaganda talaga rito ay yung tamang pagpapatupad ng mga batas. Para sa ganun, hindi na tayo mapunta doon sa pagpapataw pa ng mga capital punishment na hindi naman talaga magiging daan para mabago natin ang mga dapat baguhin sa ating lipunan. Pagdating naman po sa constitutional reform, paboro ba kayo dito patungkulo sa federalism? Ano ho ang inyong opinion ho patungkulo dito? Ako, pumapayag ako na bigyan natin ang pagkakataon ng federalismo sapagkat ito ay maaaring makapagbigay sa atin ng pagbabago sapagkat ang federalismo, ito na yung anino ng itong ating local government system ngayon na kung saan meron tayong autonomy. Ito yung LGU law natin. Ang nangyayari talagang yung pagpapatupad pa rin ang problema kasi yung implementasyon pa rin ang pagpapatupad. Kapag ka ito sana ay natupad ng maayos, ito sana yung magiging refleksyon ng pagsasarili. Yung autonomy sinasabi natin, para sa ganon ang ating mga LGUs ay maging self-reliant. Ang nangyayari kasi ngayon, kaya lamang nagkakaroon ng parang agam-agam na maring hindi magtagumpay tayo sa panahon natin ngayon sapagkat hindi balanse yung istruktura ng ating ekonomiya. Kung mapapansin mo, ang NCR, kung hindi ako nagkakamali, mahigit 50% ng ating ekonomiya ay nire-represent ng NCR. Kapag ang mga estado natin, halimbawa na federalized na tayo, hindi talaga sila pantay-pantay ang kanilang affluence. Hindi kagaya halimbawa ng Amerika na halos bawat estado ay halos pare-pareho na ang kanilang kakayahan para maging independent sa bawat isa. Hindi balanse kung ang pag-uusapan ay yung economic standing ng bawat estado. Pero alam mo, sa kanyang kaganapan, sa kanyang konsepto, tama rin eh. Dapat magkaroon talaga ng autonomy ang bawat region sapagkat dito magmumula talaga yung reliance ng bawat region. Dito lamang uusbong, dito lamang
lamang magmumula yung pagiging matatag ng isang bansa kapag napatatag mo ang bawat regions. Pagdating naman po sa war on drugs, makita naman natin na ito'y successful na programa ng ating Pangulo. Ano pa ho ang maaari ninyong maidagdag pagdating ho kung ho kayo ay naging senador po? Kailangan talagang tulungan din ang ating mga law enforcers sa Byron. Kasi ang nangyayari, parang sa balikat na lamang nila talaga nakatagan yung responsibilidad o pag-ako ng ganitong napakalaking problema ng bansa. Kailangan tumulong ang simbahan, tumulong ang mga magulang sapagkat napakalaki ng kanilang mga gagampanan na mga papel para sa ganun ay masawata natin. Balangar, kung maaaring sa ngayon ay nagtagumpay na tayo, ngunit huwag nating pababayaan. Kailangan ituloy natin ito sapagkat hindi natin bigyan ng lalo pang higit na pagpapahalaga ito ngayong tayo nakapagsimula na. At kapag ito'y pinabayaan natin at babalik tayo sa umpisa, parang ang ginawa nating pagsisikap na maitalaga natin ang kapayapaan sa lipunan ay mawawalan naman ang saysay, Byron. Kaya kailangan tulungan natin ang ating law enforcement, lahat ng pillars ng ating lipunan ay tumulong talaga. Hindi kakayanin kung pulis lamang, kung law enforcement lamang ang babalikat dito. Kailangan pati simbahan, ang mga eskwela, ang pamilya, ang mga magulang, lahat, mga NGOs, kinakailangan bumalikat sapagkat ito ay isang problema na hindi kakayanin ng isang sektor lamang, Byron. Pagdating po sa insurgents, laban ho dito sa mga NPA, ano ho ang inyong gagawin patungkol dito? Ako naniniwala ho, Byron, na nagtatagumpay tayo consistently dito sa ating NPFLCAP. Napansin ng marami, hindi lamang ako, ikaw siguro at saka yung ibang mga kababayan natin, na dito lubos na nagtagumpay ang ating pamahalaan. Sapagkat kung susumahin ang bilang ng mga kababayan natin na nagbabalik loob at nagkakaroon ng lalong pagtitiwala sa pamahalaan, ay nagtatagumpay tayo dito sa approach na ito. Yung matandang approach na kinakailangan pupunta pa tayo sa Netherlands pagkatapos kakausapin yung matatandang mga leaders nila na wala na yatang ambisyon kung hindi yung makita nila yung bansa ay magkakawata-kwata. Nakita ko na maganda palang approach yung i-localize natin at tulungan ng mga LGUs, lalong-lalo na yung mga lugar na pinamumugaran ng ganitong klaseng mga movements para makita nila na iba naman pala ang ginagawa ng gobyerno. Talaga palang pinipilit naman at ginagawa naman talaga ng Estado ang ganyang tungkulin at maaaring napapaniwala lamang sila sa pamamaraan na ginagawa nung kalaban ng ating Estado, Byron. Ang huling tanong na po, bilang ako isang ordinaryong Pilipino at alam naman natin na may time talaga na mahirap ngayon dahil sa pandemya ho, bakit kuho kayo iboboto bilang senador? Kasi kailangan nating ipagpatuloy ang buhay. Kailangan nating magbigay ng magandang halimbawa. Ano ba talagang gawain ng isang senador? Kailangan bigyan natin ng magandang pangkatwiran ang paglilingkod sa bansa. Kailangan nating ipakita sa taong bayan na kahit ganito ang problema ng bansa, ay kailangan magtalaga tayo ng mga taong magbibigay lalo ng pagbabago sa ating bayan. Kailangan natin kasing ituloy ang magagandang sinimulan ng Pangulo natin sapagkat walang makapagsasabing siya ay nagpabaya, lalong-lalo na yung kanyang programa sa build. Maaring ito'y kulang pa, Byron, alam ko yon sapagkat hindi naman natin may pupundar lahat sa kukunting panahong natitira, 6 na taon lang ang kanyang paglilingkod. Ang kanyang ginawa para linisin ang ating lipunan, yung kanyang war on drugs at ang kanyang pagbibilit na bigyan ng kapayapaan ng ating bansa sa pamagitan ng pagsansala sa mga lumalaban sa Estado, ito'y napakalaking mga responsibilidad na dapat na ituloy. Kung inaakala ng Pangulo na ito'y dapat nating ituloy, kailangan makapagluklok tayo ng mga tao na naniniwala na kailangan itaguyod. Kailangan ituloy yung mga bagay na yon. Yung itinanim ng Pangulo, huwag nating pababayaan na ito'y mawala ng steam at mapabayaan lang. Meron pa ba kayong huling mensahe para sa ating mga kababayan para sa mga darating na araw? Ang akin lamang mensahe, Byron, sana ay maging matyaga ang ating mga kababayan. Maging mapagpasensya tayo, lalong-lalo na sa panahong ito na talagang nasa malaking pagsubok ang ating bansa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Paglingkuran natin ang ating bansa sa iba't ibang mga kakayahan. Hindi lamang ang mga opisyal ang mayroong pananagutan na itayo natin at ating ipundar ang marami pang bagay-bagay na maaaring makapagbigay ng magandang kinabukasan sa ating bansa. Ang kinabukasan natin ay hindi pananagutan lamang ng Pangulo at ang
ang kanyang mga cabinet members, hindi lang pananagutan ito ng mga opisyales. Lahat tayo ay may pananagutan na magkaisa at magtulungan, sapagkat iisa lamang ang ating bansa, iisa lamang ang ating kapalaran, iisa lamang ang dapat nating patunguhan. Ito yung aking gustong iwanan sa ating mga kababayan. Sana ay maging mapagpasensya tayo, maging mahinahon, at tulungan natin ang ating mga leaders sa pagpunta natin sa lalong maganda at matatag na kinabukasan ng ating bansa. Salamat, Byron, sa pagkakataong na binigay mo sa akin. Maraming salamat po, Sen. Marcoleta. Salamat po. Thank you po.